Hi mga kaswisi! So nagbabalik po ko ulit sa aking YouTube channel. So nandito na naman tayo sa ating episode for today. Ayan, so hindi na ako magpaligoy-ligoy pa, no? Kasi gusto ko lang magbigay ng reaction about sa issue ni Nas Daily at saka ni Apo Wang Earth. Hindi naman ako nagpuputok ng buchi about dito sa pagpirma ng sinasabi nilang kontrata, ganyan, sa pamamagitan ng thumbmark. Kasi syempre nga naman, hindi nga makapagsulat. Syempre, may edad na yung tao. At the same time, siguro, sa ano na lang niya, sa pakikisama na lang niya, siguro para sa kabubuti na rin. So, ginawa niya yun, di ba? Gusto ko lang kasi mag-react dito kasi noon pa man na hindi pa nauso itong ganitong senaryo o ganitong issue na to na may nagkaroon ng pirmahan, ganyan, nagkaroon ng kasunduan ng mga katutubo, ganyan, yung mga iba-ibang klase ng katutubo sa iba-ibang lugar natin sa Pinas, diba? Ginagawang kasangkapan kasi nga dala ng kahirapan, ganyan. So, fini-feature sa mga vloggers at na-upload sa kanilang mga YouTube channel. So, syempre, yung mga nakakapanood din kasi, nalalaman na ganito pala yung sitwasyon, ganito pala yung pamumuhay, ganito pala yung nangyayari. Diba? Ang nakakalungkot lang kasi dito, mga kaswisi, ginagawa kasi tayong tanga. Sinasamantala yung pagkakataon na syempre, gawa ng pandemic, walang income, walang kita, ganyan. So, itong mga natin, itong mga foreigners na to, na mga vloggers din, na kung sa content lang naman is maganda sa maganda, yung kanilang influensya, diba? Mas nauna pa nga sila kaysa sa akin. Ang nakakalungkot lang kasi mga kaswisi, pagdating sa Pilipinas talaga, masyado silang open. Diba, yung bang lahat naman ng paikisama natin, diba, ganun naman tayo, diba, mga yung pagiging hospitality natin, talagang binibigay natin sa mga dayuhan na dumadayo, ganyan. Pero sa likod ng camera, may mga something pala na hindi rin natin alam, diba. Nakakalungkot ng isipin, syempre ako bilang OFW sa ibang bansa, masyadong malaki ang discrimination. Isipin mo, gihirap kami dito, maraming sakripisyo at yung mga trato talaga na merong physical, may emosyon, ganyan. Lahat ng hirap talaga sinakripisyo namin, dinadanas namin dito. Ang hindi ko lang matanggap kasi mga kaswisi, dahil sa mga pinagkagawa nila, yung sinasabi nilang poverty porn na yan, pinapakita na ganito yung sitwasyon ng pamilya, ganito yung nangyayari ng bansa natin, di ba? Masyadong ini-elaborate at talaga pinagdidiinan at yung pang-iinsulto, harap-harapan talaga. Nakakalungkot isipin na itong mga foreigner na to, ginagawa tayong mga katatawanan para lang sa pera, para kumita sila ng malaki. At the end of the day, yung mga natulungan, tinulungan, na-videohan, ganyan, ganun pa rin naman ang buhay nila. Hindi naman sila nagkaroon ng bahay. Hindi rin sila nagkaroon ng sariling lupa. Diba? Ano lang naman ba yung 20 mil na binibigay nila paayuda kuno? Diba? Nakakalungkot lang isipin na, alam mo, mga foreigner na katulad ko na nagtatrabaho sa ibang bansa, masyado nilang minamaliit, iba yung trato, ganyan. Ang dahil sa mga ganyan. Siyempre nga naman, kapag once na in-upload na sa social media, lahat ng o naman lang ina-upload ninyo, na-upload din ng ibang mga YouTubers din, mga vloggers din, mapa-foreigner, mapa-local, diba? Nakikita ng buong mundo, diba? Nakakainis, diba? Na bakit ganito yung nangyayari, diba? Katulad ko, bilang OFW, nakakaranas ng mga ganito na discrimination. Kasi nandahil sa mga pinagagagawa nila, diba? Ay, nako. Kaya nga, nahihirapan ako na bakit may mga tao talagang ganito, nananamantala, diba? Hirap, ang hirap.
noon pa man, kahit hanggang ngayon, di ba? May ibang tao kasi na syempre, gusto nila ng instant money, basta makatulong lang 20 mil ang balik, eh, triple, di ba? In-upload mo lang siya sa YouTube channel, o di ilang views na kagad yun, di ba? O di pagdating ng sahod mo or remittance mo, eh, ito na, di ba? Malaki. Maraming gumagawa niyan, hindi lang mga foreigners, pati rin yung mga kapwa ko din, mga Pilipino din. Saka gustong kumita ng pera nang dahil lang sa video na yun. Nakakalungkot lang na ginagawa tayong kasangkapan para lang sa pansarili nilang interes. Diba? Kahit yung matanda na yung tao, diba? Siyempre, di rin natin alam ano talaga purpose ni Nas Daily, bakit niya ginagawa ito. Pagpalagay na natin na meron siyang layunin na mapag-isa niya yung buong bansa, pero buong mundo. Pero hindi niya magagawa yun dahil hindi lahat ng tao agree sa kanya. At hindi lahat ng tao kaya niyang controlling. Hindi mangyayari yun. Siguro ang tanging magagawa lang ay gumawa siya ng magandang video. Diba? Maraming subscriber na rin ang nawala sa kanya. Mga followers, may mga nawala na din, diba? Nang dahil sa issue niya. Hindi lang naman dyan sa Pilipinas, eh. Kahit naman dito sa Malaysia. So, nag-research ako, nag-google ako. So, nakita ko na ban pala siya dito sa Malaysia. Gawa ng sa passport daw, kuno. Pero feeling ko hindi yun ang naging issue, eh. Kasi itong Malaysia sa mga kaswisi, Muslim country ito. Eh, Muslim din siya, eh. Palestine, Israeli siya, diba? Muslim siya, diba? Napaka-imposible naman na nababan siya dito sa Malaysia, eh, alam naman natin na Muslim country ito. Talagang may issue talaga siya. Ma-issue siya masyado. Dahil siguro, base sa mga nakikita ko, nababasa ko sa mga news, para bang gusto niyang manipulahin lahat. Which is hindi naman lahat ganun. Kaya nga tayo may mga gobyerno, eh. Meron tayong pamahalaan na may magmumuno sa atin. Hindi katulad niya. Sino lang naman ba siya, diba? Anong alam niya? Anong alam niya sa mga bansang ito katulad ng Pilipinas? Anong alam niya? Diba? Kaya nga siya nakikipag-cooperate sa mga kapwa nating mga Pilipino. Kasi nga gusto niyang pumasok. Dapat nga dyan, iban na rin yan, eh. Si Nas Daily. Dapat yan, iba na rin yan, eh. Wala siyang magandang naidudulot sa atin, mga Pilipino, sa totoo lang. Kasi ang problema sa atin, pagka nakakita tayo ng foreigner kasi, para bang masyado tayong maligalig, eh. Lalo na pagdating sa mga dating sites, diba? Isang ending, eh, na nababastos tayo. Ang ending, eh, alam mo yun, nagkakaroon tayo ng problema, nagkaka-issue, ang ending, sarapi tulpo ang bagsak, diba? Alam mo yun, napaka-awkward talaga. Napaka-irresponsable. At kawalan ng dignidad natin yun, mga bilang mga Pilipino. Kahit ako, ayoko nang ginaganyan ako. Anong kasalanan ko? Para lang sa kasikatan mo? Para sa ano lang mo lang, magamitin mo ko, gano'n? Diba? Gamitin natin utak natin, mga kasuisi. Hindi maganda. Hindi talaga maganda. Kaya dito, kung hindi ka palaban dito, talo ka dito sa abroad. Kung hindi mo gagamitin din ang utak mo, mga kasuisi, walang mangyayari sa atin. Lalo ka lang igagano. Kasi nga, tingin nga kasi sa atin, hindi lang sa pagiging BH ko dito, sa lahat ng aspeto, lahat ng posisyon na inapplyan mo at nakapunta ka na sa ibang bansa, makikita mo na yung difference. Makikita mo na yung trato at makikita mo kung sino ba talaga at ano ba talaga. Mga ganun. Ako, may mga kaibigan din ako, mga nagsipag abroad. So, nakikita rin nila at nasishare din nila. Diba? Halos, iisa lang naman yung na-experience namin. Nagkakaiba lang kami ng profesyon sa trabaho, pero iisa pa rin. At the end of the day, mga kaswisi, tayo-tayo pa rin mga Pilipino magkakaisa parang dyan. Kaya, kung ako sa
sa gobyerno natin. Iban na yan si si Nas Daily. Eh, wala na yung gagawin kundi insultuhin tayo ng harap-harapan para lang sa kasikatan, sa pera. Kahit sabi mong tuturuan niya tayo para sa ganitong bagay, ganyan. Naging isang kultura lang natin, yun, di natin kailangan ishare yun. Kung meron man ishare yun sa minuno, yung kasunod niya, hindi yung mismo yung sa ibang tao. Kasi hindi na yun, ano eh. Iba na yun, iba na talaga. Iba na talaga yung dating. So, yun. Ilang no, napareak lang ako ng mga kaswisi kasi hindi kasi talaga maganda. Lalo na yung mga nababalitaan ko, yung mga napapanood ko. Diba? Ultimo mga abogado eh, nagre-react na rin. Diba? Ultimo yung mga yung taong bayan na kasama na ako dyan, nagre-react din. Diba? So, hanggang sa muli, thank you mga kaswisi. Napareak lang ako, no? Dinadami ko pa rin kasing ginagawa. Ayan. Hanggang sa muli, thank you. Thank you mga kaswisi.